Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, sa ating lahat, para sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? At tayo po ngayon ay magbabahaginan at meron po tayong mga kapatid na magsisipagbahagi. Hunahin po natin ang isang cups. At palakpakan po natin si kapatid na Ronald Tobeo ng Bahay Pare. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito sa ating lahat. Napaka-sorpresa po ng Diyos. Hindi ko po akalain na ako po pala ay magbabahagi. Siguro po yung kabiyak ng puso ko ang nagpalista sa akin. Una po, bumabati po ako ng isang magandang umaga sa unang-una po sa mahal na Apo, sa ating Panginoon, sa mga kapatid kong CAPS, sa mga alagad, sa choir, saka po sa mga tagasunod. Magandang umaga po sa gabing ito. Totoo pong napaka-surpresa dahil hindi ko po akalain ako magbabahagi ngayong gabi na to. Ang maibabahagi ko lang po sa inyo ang napakalaki pong pagbabago na naidulot sa aming pamilya buhat po nang makarating kami sa dambanang ito. Siguro naman po sa inyo may nakarinig na ng mga ibinahagi ko nung nakaraan na kami nga po punong-puno ng pagsubok, lalong-lalo na po ang aking kabiyak ng puso. Ang huli pong pagsubok namin yun nga pong yung kung nakita nyo po yung anak namin na nagkasugat po yung katawan niya, yung para pong psoriasis, yun po ang huling pagsubok na sa pananalig po namin sa mahal na po at sa Panginoon. Dito po, wala po kaming ginastos, nakamtan po namin ng kagalingan. At ang isa pa pong biyaya na ipinagpapasalamat ko sa Panginoon, na kahit po nawalan ako ng trabaho dahil nga po sa inaangkin ko po na sa kadahilanan po na kaya ako nawalan ng trabaho dahil sa akin din pong kapabayaan, dahil nga po ako po ay nagkaroon ng isang problema na siguro po hindi ko naman itinago. Siniwalat ko na po dito na nagdaan po ako sa pagsubok na napakatindi po. Ako po ay nalulong sa masamang bisyo. Almost ano po, kulang-kulang 10 taon. Pero po kahit po nawalan ako ng trabaho, ay pinagpapasalamat ko po sa Panginoon. Nakakaraos po kami halos ngayon po yung mga utang namin. Ngayon po halos konti na lang. At yun pong kabiyak ng puso ko, hindi na po masyadong nagkakasakit. Saka po yung mga anak namin, kapag nung sa unang buhay po, kapag kaunting karamdaman lang po, dinadala po namin kagad sa ospital. Ngayon po, kapag may nararamdaman yung mga anak namin, sa mahal na Apo lang po namin dinadala. Pagkatapos po namin madala dito, magaling na po wala ng karamdaman. At saka po, pinagpapasalamat ko, yung kabiyak po ng puso dati po, yung pangangatawan niya, napakapayat po dahil hindi nga po siya nakakakain ng maayos. Ngayon po, tingnan niyo naman po, medyo nakakabawi na siya dahil po sa mga pagsubok na pinagdaanan namin.
Kung hindi nga po sa mahal na Apo, hindi po namin alam kung nasaan na kami ngayon. Hindi po namin baka po kung saan na kami naroroon ngayon. Kaya po, walang hanggang papuri at pagsasalamat po ang ibinabalik ko, una po sa Panginoon, sa mahal na Apo. Kung hindi po dahil sa kanila, baka po tuluyan ng nagkahawatak-watak ang aking pamilya. Dahil nga po, ang isang kadahilanan nung ako nga po ay malulong sa masamang bisyo, yun po ang isang magiging dahilan ng aming pagkakawatak-watak. Kaya nga po, walang hanggang papuri at pasasalamat ang ibinabalik ko sa mahal na po dahil ginabayan niya po kami na hindi may pahintulot yung mangyari yun. At ginabayan niya po ang aking kabiyak ng puso na magkaroon ng tibay ng loob na hindi po mangyari sa amin yung magkawatak-watak kami buong pamilya. Kaya po walang hanggang papuri at pasasalamat ang ibinabalik ko po sa mahal na Apo. Yun lamang po at magandang umaga po sa gabing ito. Maraming salamat kapatid sa napakaganda mong pagbabahagi. Tunay nga po na lahat naman ng tao, lahat tayo, ay may mga pagsubok na dumarating. Ang importante naman doon ay may gumagabay sa atin ang mahal na Apo na kinalugdan. At walang pagsubok na hindi natin kayang malampasan. Yun ang importante, magtiwala at manalig tayo. At sa mga sabi mo nga, buti ka pa nga, konti na lang ang utang mo. Sa akin naman, ang utang ko, nakakapaghintay sila sa pagbabayad ko. ang susunod naman pong magbabahagi ay mula pa po sa Nabotas. Palakpakan po natin ang ating kapatid na Charito. Charito Lacson. Magandang umaga po sa atin sa gabing ito. Papurit pa sa salamat po sa Ama. Tinatayo niya po akong muli rito upang ipagsigawan na talaga ang Diyos ay buhay sa dambanang ito. Pinakikita niya lang po talaga lahat ang mga himala na ipinagkakaloob niya sa atin kung tayo'y lubos na nananalig sa Kanya at nananampalataya. Talagang hindi po lingid sa atin na napakarami pong pagdalisay kahit po nahandito na po kayo. Pero basta wag lang pong bibitaw. Kapit lang po talaga sa Kanya. Siya lang talaga naman po makakatulong sa atin. Siguro po hindi lingid sa inyo ang kalagayan ng aking asawa ay naganap sa Kanya rito. Bali, 3 months na po ngayon ang nakakaraan. May dumating na naman pong pagdalisay sa amin nung nakaraang Wednesday. Pero napakabait po talaga ng Ama. Talagang masasabi ko pong malakas lang siya kay bro. Dahil nalagpasan na naman po niya yung pagdalisay na ipinagkaloob niya nung nakaraang Wednesday na pag-uwi po namin. Hindi ko na siguro po pa dapat na iano kung lahat dahil alam niyo naman po nahandyan lang ang kalaban kumbaga sa ano. Pero nananalig po ako sa Ama na talagang dinuduktungan niya po lagi ang buhay ng aking asawa. Sabi nga, kumbaga sa ano, may isa pusa nga. Dahil nalalagpasan niya lahat ang pagdalisay. Batid ko po na talagang napakalakas ang pananalig niya sa Ama, lalo sa dambana na to, sa mahal na Apo, na bilang dinadaluyan ng banal na espiritu, talagang malakas po ang kapit niya. Dahil sa naging sitwasyon ng kanyang sakit, kung kami po hindi nananalig dito at nananampalataya, na alam namin na ginagambayan kami ng mahal na Apo, siguro matagal na kaming huminto. Dahil doon sa naganap na karamdaman, pero
nananilig po siya na talagang dito magpapagaling sa kanya. Kaya talagang kahit po sa akin, may mga pagdalisay din. Sabi nga, pag talagang nalalapit ka na sa kanya, talagang lahat ng pagdalisay dumarating. Pero nagpapasalamat po ako sa Ama dahil talagang yung pagdalisay na yun ay parang dumadaan lang. Mga karamdaman na sasabihin mo nga kung wala ka sa kanya, matatakot ka na. Pero sa ipinakikitang kahiwagaan sa amin ng Ama sa lahat ng himala, alam ko na hindi niya kami pababayaan. Malalagpasan namin lahat ang pagdalisay na ibinibigay niya. Sabi nga ng Banal na Espiritu, pag ikaw ay dinadalisay, alam mong mahal ka ng Panginoon. Kaya pinananaligan ko po yun na talagang mahal kami ng Panginoon dahil ilang pagdalisay na sa aking asawa na lalagpasan po niya. Siguro kung sa iba na wala kami rito, baka matagal na siyang wala. Pero sa gabay at patnubay, lalo ng mahal na Apo at ng Banal na Espiritu, dinuduktungan niya ng buhay ang aking asawa. Ayaw niyang magkawalay pa kami at hindi na kami iisa ang pupunta rito. Pareho pa rin kami niyang pinapupunta para yung maanuhan namin talagang kami nasa kanya na. Kaya talaga po tayo sa mga may mga karamdaman, talagang huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Kapit lang po tayo sa kanya, siya ang ating manggagamot. Siya ang ating sandigan. Siya lang po talaga ang siya lang ang dadamay sa atin, sa ating mga karamdaman. Oo nga't ginagamit po niya ang mga doktor o mga siyensa na sinasabing may katalinuhan. Pero kung hindi niya rin po ipagkakaloob, wala rin po yun. Kaya ako, lubos po akong nananalig at nananampalataya sa kanya na maisasadsad ng aking asawa at talagang duduktungan niya pa ng buhay ang aking asawa hanggat kami laging nahandito sa Dambana. Talagang at hanggat ginagabayan kami ng mahal na Apo, lalo na ang Banal na Espiritu, na ipinahihiwatig niya na may misyon ang aking asawa. Kaya talagang nagpapasalamat po ako, walang hanggang pasasalamat sa Panginoon na siya lang talaga ang kakapitan, wala na pong iba. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa mga nananalangin, lalo na sa mga alagad, sa mahal na Apo Honching na talagang dinadaluyan ng Espiritu, at sa mga kapatiran Divine Mercy na nananalangin sa aking asawa. Nagpapasalamat po ako sa inyo na walang sawang pagdulog sa amin, sa aking asawa. Nananalig po ako na talagang bibigyan niya pa ng kalakasan at tibay ng katawan ng aking asawa. Yan lang po at salamat po sa atin. Maraming salamat kapatid sa napakaganda mong pagbabahagi. At talaga pong tunay na nakikita naman dito ng mga nakakakilala kung paanong pagdalisay talaga sa ating kapatid. Ayan po, nakikita natin ang kanyang kabiyak. Ngayon po, talagang ngayon po. At buhay na buhay, malakas na malakas. Ganun nga po minsan ang nasasabi ko sa aking kabiyak. Kabiyak din. Dinadalisay ka. Pag po may mga... Hindi naman po nawawala kasi yun, di po ba? Yung mga munting problema. Ngayon po kasi ang nagpapasarap sa samahan. Yung susubukan ka at hindi ka na nagpapasubok. Ang susunod naman pong magbabahagi ay isa rin nating kapatid. Nagmula pa po sa Duyong, palakpakan po natin ang ating kapatid na Alona Delente. Palakpakan po natin muli para
magandang umaga po sa gabing ito. Kinakabahan po. Una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa Ama at sa kinalugdan po kay Apo. Sa lahat-lahat po ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa buhay ko, sa pamilya ko. Ngayon po, binigyan na naman po niya ako ng napakalaking biyaya. Dahil po, binigyan na naman po niya ako ng pagkakataon na makapunta uli sa ibang bansa at makatulong sa pamilya ko. Sa pagkakataon pong ito ng pag-alis ko, sa tulong po ng mahal na Apo, naging madali po ang lahat para sa pag-alis ko ngayong Martes na po. Dahil po sa pananalig ko po sa kanya, ang lagi po sinasabi sa akin ni Apo na panaligan mo anak, ang kinin mo, na ang pupuntahan mo ngayon ay mas maganda sa dating napuntahan mo. Ngayon po, ang nasa isip at puso ko po, wala pong takot. Ang nasa puso ko po, galak po at na inaangkin ko po ang laging sinasabi sa akin ni Apo na may magandang nag-aantay po sa akin. At sinabi po niya sa akin na regalo po ni Divine Mercy itong aking pag-alis ngayon. Kaya po masayang-masaya po ako, galak ang puso ko ngayon sa pag-alis ko. Lahat pong ito ay pinapasalamatan ko po sa ating Ama at patuloy po akong mananalig at magpapasalamat sa lahat-lahat ng biyayang pinagkakaloob niya. Yun lang po, maraming salamat po. Maraming salamat kapatid sa pagbabahagi mo. Siguro sa susunod, abangan namin na mas marami kang maibabahagi. Ang susunod na naman pong mag-aalay sa atin ang isang awitin para po tayo ay lalo sumaya. Palakpakan po natin ang ating kapatid, ang aking tiyuhin, Magno Guevara. Medyo nagulat pa po. Nasurpresa po siya. Alam po ninyo, anak po ng kapatid ko yun eh. Ako ay nagpapasalamat. Tinawag na naman ako muli dito sa banal na dambanang ito upang ako po ay mag-alay ng awit para sa ating Diyos. Banal na Espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apo at sa inyo mga alagad. Sa inyo mga tagasunod, lalong-lalo na sa mga pasyente. At sa inyo mga namahal nating choir. At sa ating mga kapatid na kap. 1, 2, 3! Kakapraso. Nakalata tayo konti. Ang awitin ko po ay para sa inyo at sa ating Panginoong Diyos. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako tanging handog lamang. Di ko ninais na ako isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko nang ako isilang. Pagkat tao,
na mayroong tagal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal? Kung di ang tao, Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kung di ako nagmamahal, sino ako? Salamat po. Salamat po. Ano ba? Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi lumulungkot hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi lumulungkot hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Salamat po. Maraming pong salamat. Maraming salamat, Tata Magno, sa napakaganda mong awitin. At ang susunod naman pong magbabahagi, meron po bang tayong gustong mag-volunteer habang hinihintay po tayo? May mag-volunteer po. Habang naghihintay po tayo, sige, awitan ko po kayo. Okay lang po ba sa inyo? Ito po awiting, munting awitin lang na sana ay magustuhan ninyo. Napitan nyo na ba ang mga bagay
na gusto niyong makita. Nagawa niyo na bang mga bagay na dapat niyong ginawa? Imulat ng inyong mga mata, pagbabago ay isipin na. Kay sarap ng buhay lalo na't alam niyo kung saan papunta. Gising na kaibigan ko, ganda ng buhay ay nasa sa inyo. Ang oras daw ay ginto, kaya't huwag nang sasayangin ito. O halina mga kapatid ko, ligaya ng buhay dito matatamo. Buhay ang Diyos na naririto, damhin niyo kanyang banal na espiritu. O halina mga kapatid ko, ligaya ng buhay dito matatamo. Buhay ang Diyos na naririto, damhin niyo sa kanyang banal na espiritu. Nakita niyo na bang mga bagay na gusto niyong makita? Ginawa niyo na bang mga bagay na dapat niyong ginawa? Imulat ng inyong mga mata, pagbabago ngayon gawin niyo na. Kay sarap ng buhay lalo na't dito sa Dambana kayo pupunta. O kay sarap ng buhay kung dito sa Dambana kayo pupunta. Kay sarap ng buhay lalo na't sa Dambana tayo pupunta. Maraming salamat po. At ang susunod pong magbabahagi ay ang ating Mother of the House. Palakpakan po natin ang ating Mother Maris. Salamat po, Ama. Magandang umaga po sa inyo sa gabing ito. Masaya po ba kayo? Amen. Masaya po tayong lahat. Alam niyo po, nung sinabi po niya na wala bang volunteer, iniisip ko, naku, magbabahagi na naman ako. Subalit, bawat araw, sabi ko nga po sa inyo, pagsawaan niyo man ang mukha ko, hindi ko pagsasawaan na ipagmalaki ang Diyos sa inyo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bawat araw po, hindi naman po talaga mawawala ng bahagi kung lalakasan lang po yung loob. Sapagkat hindi naman ikaw bilang tao nagbabahagi, kundi ang kalooban ng ating Panginoon na magagawa po magbahagi ng katotohanan sapagkat ikaw mismo na may katawan ay ginagawa mo rin kung ano yung katotohanan. Amen po ba yun? Sapagkat mahirap po magtagni-tagni ng salita at mahirap po maghaka-haka sa isip. Subalit ang katotohanan habang nakaupo po ako doon na umaawit si kapatid na Mensyo, ito po ang idinatal sa aking kaisipan na bakit nga ba hindi na lang ma-enjoy ng tao, ng bawat isa ang buhay habang nabubuhay sa mundo. Amen po ba yun? At ito po yung pinadama sa akin ng Ama na dapat ko po ibahagi sa inyo. Paano po ba ang maging isang recipient, isang taga-receive ng biyaya ng ating Panginoon? Alam ko po na ang bawat isa sa inyo may mga paukulan na, sabi ko nga po sa inyo, malalim pero mababaw. Malalim dahil kung hindi mo gagawin, mahirap gawin. Mababaw kapag ginawa mo, madaling gawin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ilalagay ko po ang halimbawa na sabi nga ng ating Panginoon, ano pong tinura ng banal na espiritu po kanina, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Alam niyo po, dati po, hindi ko po yun natututunan. Sapagkat, syempre po, sa salim ng mundo, sa unang buhay, wala kang ibang minimithi, kundi kapag may nakamtan ka, sarili mo kaagad ang isipin mo. Sarili mo kaagad ang libibigyan mo ng katugunan na kailangan matapos ko ito dahil ito yung nagbibigay ng problema sa akin. Amen po ba yun? Kaya tatapusin mo yun. Subalit kayo po, sa kalooban ng ating Panginoon, lahat po pala yun mababago. Amen po ba yun? Naroon po yung pagkakataon na hindi po isang pagmamalaki. Sa amin po bilang mga alagad at mag-isang apo kunching, maging mga tagasunod po kayo na manakadama. Ang aking pagninilay na malalim po doon,
bakit nga po ba nagagawa ng isang mahirap na maghandog sa kapwa niya ng katotohanan? Amen po ba yon? Hindi lang po sa mga bagay na kagaya ng salita na ito para ibahagi sa inyo, yung mga material na bagay na ipinagkakatiwala din sa iyo ng Panginoon, paano ba na ibabahagi sa kapwa mo? Minsan po kasi may dumarating na sa unang buhay, isasample ko na po yung sarili ko, subalit hindi ko pinagmamalaki. Ito po isang pagninilay lang sa akin na alam ko na may nabago. Alam ko may nagbago. Bakit po? Sa unang buhay, kapag nakatanggap ka ng 100, ang maaari ibahagi mo lang sa kapwa mo ay 5 piso, 10 piso, 20 pesos. Tapos na yon. Dahil 100 ang nakamtan mo. Subalit ngayon, sa aming pandama bilang mga alagad, kapag may 100 kami, baliktad na. Amin yung 20, 80, pa, 80 para sa kapwa mo. Boy, mabagsyos! Amen po ba yun? Subalit alam niyo po, dati po mahirap gawin. Subalit habang umuusad ang panahon na inaaral po ng ating Panginoon, paano ka makakapagbigay sa kapwa mo sa paraan na gusto ng Diyos para sa iyo? Unang-una, kung wala kang material na bagay, maibibigay mo rin yung sarili mo. Sa anong paraan? Iba't iba ang kaparaanan ng ating Panginoon. Bakit ito yung nabahagi ko po? Sapagkat ito po ay malalim na pagninilay sa kaganapan na gaganap sa kasalukuyan. Nakita niyo po yung naganap po sa Visayas. Naroon po yung kaukulan na aanhin mo pa nga ba ang damo kung patay na ang kabayo? Aanhin mo ang lahat ng bagay na ihahandog mo kung wala nang makikinabang? Samantalang pwede naman magbigay ka o maghandog ka na pwedeng pakinabangan ng lahat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At doon po ako pumasok na isa po yun sa mga dahilan na mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili niyo. Alam niyo po, nang maging alagad po kami bilang mga hinirang, naroon po yung kaukulan na mga salita ng Panginoon na maiuwi namin sa tahanan at yun ay rilibisahin ang aming puso. Ako, lalo na po ako sa puso ko, nililibis ako po yun kung ano yung madali kong gawin doon sa mga salita ng ating Panginoon. At kung mahirap ko namang gawin, hindi ko magagawa ngayong araw na to, itatakda rin ng Panginoon na yun ay gagawin ng bawat isa. Amen po ba yun? Naroon po yung pag-evaluate mo sa sarili mo, ito yung tinanggap ko ngayon na na-offer ni God sa akin na dapat kong gawin. Kasi alam ko po, sa dakong ito, tuwing naghahasik ng salita ang ating Panginoon sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching, lahat na ngayon assignment sa atin. Amen po ba yun? Buhay po bang Diyos? Magnilay po kayo, sapagkat ito po, hindi po ito mabibigyan ng pansin ng taong-tao sa pandama. Subalit dahil may bahagi ng banal na Espiritu, sa bawat bahaging ito, naroon po yung kaukulan na pinakikita rin ng Ama na kung ano yung binigay mo sa kapwa mo, hindi kanya pababayaan na matigang. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Halimbawa po, dumating yung pagkakataon na eto na lang natitira. At inilahad mo sa Diyos na ang natitira mo ito ay ihahandog mo sa kapwa mo. Ama, itong natitirang ito ay ihahandog ko sa kapwa mo, sa kapwa ko, kung ito makakaligaya sa'yo. Yun na ngayon ang tanong. Hindi na kagaya sa unang buhay na ang natitirang ito ay akin na, bahala sila, wala akong pakialam. Hindi na pala pwede yun sa isang hinirang. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. At hindi lang hinirang, maging tayong lahat po ng mga tao. Sapagkat sa akin po pagninilay, doon ko po napatutuhanan na kapag inilahad mo pala sa Ama at pinagparaya mo ang lahat para sa Kanya, kung anong wala sa'yo na binigay mo sa kapwa mo, pag ibinigay niya sa'yo, sobra pa sa ibinigay mo sa kapwa mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, kami nga nag-uusap nila kapatid na Marie. Dati po, sabi nga namin, nung marami pa po kayo may mga kliyente, tuwing umuuwi, may mga pasalubong po kami. Sa unang buhay, ano po, at kahit nung andito na po kami, pag umuwi po sila, may mga pasalubong po kami bilang dahil tao po kami na nakilala nila. Subalit salamat sa Ama, sapagkat gayon po, kakaiba na. Dahil iniwanan mo bilang pagkatao, kapag may umuwi ng mga pasyente, hindi po namin sinasabi sa inyo, Pasko na ngayon, ano po. Pag may umuwi at nakilala na kami alagad ni Apo Kunching, kahit karampot na bagay, babahaginan po kami na mula sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Kaya mapansin niyo po, naroon po yung pagkakataon na kaya itong nabahagi ko sa inyo, pwede rin niyo pong gawin sa sarili niyo. Bakit yung mga alagad hindi nawawala ng lipstick? Bakit ang mga alagad hindi nawawala ng pabango? Bakit ang mga alagad hindi nawawala ng pampaganda sa katawan? Sapagkat, eh may po ba yun? Alam niyo, maging practical po tayo.
Yan po ay lahat bahagi ng ating Panginoon dahil simula na naglingkod kami sa dakong ito na tinalikdan po namin yung mundo ng tao na wala kaming lahat, nakita ng Diyos kung ano yung dapat naming kamtin habang naglilingkod kami sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At ngayon po, ang pinakamaganda po, sabi ko kami kanina ni kapatid na Marie, alam mo kapatid, naaaliw ako ngayon sa pabango, sabi ko sa Kanya. Dati, tayo, pag may dumating ng mga kliyente, binibigyan tayo. So, balik ngayon, ano nakakaaliw? Naroon yung kahit wala kang hanap buhay, nagkakaroon ka ng pangarap sa puso't isip mo na pinababatid ng Panginoon na anak, kahit wala kayong hanap buhay, mabibigyan ko pa rin kayo ng ganyan. Eh po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At, syempre po, nakita niyo po ang mabango ng mga alagad, ano po? Kahit saan po, saan partes niyo po na naamuyin, mabango po sila sapagkat may mga lahat nga po ng tinakda ng Diyos sa dakong ito na binibigyan niya po ng biyaya, halos hinirang niya po sa dakong ito. May gumagawa dyan ng pabango. Mayroon din pong nagmarunong mag-ayos para pagandahin ka. Mayroong magaganda ang tinig. Lahat po ng kailangan ng isang katauhan sa mundo ng tao, hinirang po sa dakong ito para hindi na po kami magbayad. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po, yung kalooban ng Panginoon na kapag ibinigay yung biyaya sa'yo, magaan mo rin ibibigay dahil ibinigay sa'yo na hindi nag-audit si God. Saan mo ba yung dinala yung binigay ko sa'yo? Hindi siya kagaya ng tao na kapag binigyan ka, i-audit ka pa. Saan mo? Bakit wala ka ng pera? Si God hindi. Kapag ibinaba niya sa'yo, hindi ka na i-audit. At kapag naubos yun, alam na niya kung ano ibibigay niya sa'yo. Boy mo ba ang Diyos? Amen po ba yun, mga kapatid? Bakit ko po yan nakikwento sa inyo? Yan po ang buhay ng mga alagad. Yan po ang buhay naming lahat. Masaya, magalak, sapagkat sa kalooban ng Ama, pinatutunayan niya sa amin na anuman ang tinalikdan po namin sa unang buhay, hindi kami nalugi. Hindi po kami kailangan magsisi. Kundi ngayon po sa kasalukuyan, kung ano yung mga tinalikdan na yon, higit pa po niyang binibigay dahil naramdaman niya kung gaano katapat sa kanya. Amen po ba yun? At hindi lang po yun exclusive sa mga hinirang. Maging sa inyo pong mga tagasunod, nakakadama po kayo, maging sa inyo yung nagaganap yun. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At syempre po, maraming paraan ang Panginoon. Paano po niya pinababatid yun sa isang nilalang para handugan ka? Hindi ko sinabi sa inyo maghandog kayo dito. Kundi yung kaukulang, ipinababatid ng ating Panginoon, paano mo ba ikakalat yung pagpapala ng Panginoon na ibinilagak niya sa mga kamay mo? Syempre, unang-una, hindi mo siya maaring dayain. Amen po ba yun? Halimbawa po, may anghel na ginamit sa'yo, ang binigay sa'yo 1,000. Pagkatapos, yung 1,000 na yun, ipinatrim mo na kaagad ang sarili mo, ang natira na lang 200. Yun ang ibibigay mo sa kapwa mo, sa susunod, huwag ka na magtutay. Boy, mabangchot! Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat nakita na ng Panginoon na mas lamang yung ginamit mo sa sarili mo. Amen? Sige po, subukan nyo po. Kaya minsan, dati, nung buwan na to, ang dami kong ganito, bakit ngayong buwan wala? Ngayon magnilay ka. Bakit hindi ka binigyan ngayong buwan? Amen po ba yun? Buhay po bang Diyos? So, bali, hindi ka man binigyan ngayong buwan, at alam ng Diyos kung saan mo ginamit, hindi ka pa rin niya patitighawan, at hindi pa rin niya ipamahalata sa'yo na ika'y nahihirapan. Napakasimple mo lang dalhin yung buhay mo. Ganun po mga kapatid. Hindi ko po kayo tinuturuan ha. Natatawa lang po ako sa kalagayan po namin mga alagad. Maging isang apo kunching. Kung paano po kami nagagalak sa bawat pagtupad na simple-simple lang. Na dati, ang laman ng isip po na, alalo na ako, nako, Lunes na naman. Nako, ngayon hindi. Alam niyo po, ang paglilingkod, parang manimo na lang ng inunguya. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Na pagtungtong ng akinse, sweldo na namin kay God yun. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Every week, may sahod kami kay God. Hindi galing sa pasyente, ha? Mayroon po siyang kaukulan. Kahit araw-araw, binibigyan po niya kami ng sahod. Hindi sahod na pera. Kapayapaan, kagalakan, isang sahod na hindi po talaga mapapantayan ng salapi. Amen po ba yun? Kaya nakita niyo po ang mga alagad, banat na banat ang mga mukha, hindi tumatanda, at hindi halata na walang pera. Boy mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi ko pinagmamalaki sa inyo. Ibinibigay ko lang po sa inyo ang paglalahad na katotohanan kung paano po maging isang tagasalo ng pagpapala ng ating Panginoon. At totoo po yun, lahat ng lingkod na makatotohanan sa ating Panginoon, hindi lang ikaw ang magpapasasa
ng kasarapan ng buhay, kundi ang mga minamahal mo na dumarating man minsan yung hindi kagaya sila sa'yo, subalit ikaw ay nakaka-adjust para sa kanila. Amen po ba yun? Sapagkat ikaw na yung may liwanag, ikaw na yung magbibigay ng liwanag, at ano man ang gawin sa'yo, maliwanag pa rin ang isip mo sapagkat hindi man maipantay ng kapwa mo o ng mga minamahal mo, may higit na magbibigay sa'yo ang Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa madaling salita, mga kapatid, ito po iwanan ko po sa inyo. Sabi ko nga po sa inyo, masarap po, subukan niyo po, kasi sinubukan na po namin ito eh. Halimbawa po, may pera po ako, 500. Ama, yung 500 na ito, ituro mo sa akin kung paano itong gagamitin. Ituro mo sa akin, kahit ito na lang yung natitira, ipadama mo sa puso ko kung kanino ko ito bibigay, kung ano ang dapat kong gawin sa perang ito. Pag sinabi ng Panginoon sa isip ko na, anak, huwag mong panghinayangan kahit walang matira sa'yo, syempre alam mo na kung paano mo yung gagamitin. Sigurado mga kapatid, subukan nyo lang po. Kapag ibinigay mo naman ang buong buo yun, pagkabukas yung mga hindi mo inaasahan, bukas ang umaga kakatok na sa'yo. Halimbawa, kasama mo sa bahay, bigla kang bibigyan ng pera, doble pang tubo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sige po, subukan nyo po. Sapagkat ang anghel ay hindi lang ibang taong pwedeng gamitin sa'yo. Maaring gamitin mo yung makasama mo sa bahay, na sa hinaga po hindi mo inaasahan, na talagang, minsan pag nangyayari po sa akin yon, alam na alam po talaga na wala akong pera. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ibig sabihin, ibinulong na yon ng Panginoon sa kanya. Sapagkat hindi gagamit ang Diyos sa isang matapat na lingkod nang gagawin lang siyang pagsubok, hindi. Sapagkat kung yun ay gagawin pagsubok para sa kanya, ibig sabihin mapapaloyo pa sa kanya, ang anak niya matapat sa kanya, hindi. Ang ibibigay na angkop sa iyo ng Diyos, kapag gumawa ka ng mabuti, angkop din sa kanyang espiritu upang walang salitaan, upang walang panunumbat, upang walang audit kung ano yon. Amen po ba yun? Nakuha niyo po ba? Nawa po. Lahat po tayo ganun. Nasa unang buhay, hindi mo binibigyan ng pansin. Subalit ngayon, kahit pinakamaliit, hindi mo pang hihinayangan na ibigay sa kapwa mo. Amen po ba yun? Naroon yung kaukulan na, syempre po, lalo na po yung wala. Lalo na po yung walang kaukulan, nakikita mo lang araw-araw nandito, araw-araw nandito. Pero bakit? Kaya ang napakalaking question mark ng mga tao, paano sila nabubuhay? Araw-araw nandun sila kay Apo Kunching. Araw-araw nandun sila dambana. Paano sila nabubuhay? Paano nyo ito nagagawa? Yun po yung mga tanong na hindi kilala ang Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ang hindi po alam ng lahat, ang lahat ng tumutungo dito na may katapatan, hindi nila sariling katawan ang tinataglay, kundi ang Espiritu Santo ang gumagalaw sa kanilang katawan. Bakit nakakaya ang lahat ng ito at bakit ipapamula sa tao na hanggang ngayon hindi sila naghihirap? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, hindi po ito isang kayabangan, pinababatid lang ng Ama. Subukan ninyo lang po, sapagkat sa nakita ko po, at sa nadama ko po sa magwawalong taon na alagad sa dakong ito, nasilayan ko po lahat ng hiwaga. Hindi lang sa kung ano yung makita ko sa pamagitan ng mahal na Apo Kunching. Lahat, nakita ng ating mga mata kung paano siya nagpagaling. Narinig ng ating mga puso ang bawat tinig ng ating Panginoon kung paano siya mangaral. At sa bawat araw, kung paano pong isinasabuhay po ito, napakasarap po talaga. Napakasarap yung kaukulan na kapag inatas sa'yo at ginawa mo, ikaw mismo nagagaanan. Amen po ba yun? At ikaw mismo, kapag inatas sa'yo at ginawa mo, ikaw mismo, ikakagratulate ka ni Ama. At lumipas man isang araw, dalawang araw, yung ginawa mo sa kapwa mo, maghintay ka, gagawin sa'yo ng Diyos. At higit pa. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, alam niyo po, may sample lang ako, hindi po ito sa pagmamalaki. Sabi ko nga sa Panginoon, sabi ko kapatid na Marie, ang ganang buhay natin, ano? Isipin mo, wala naman tayong hatang buhay. Pagkatapos, umuwi tayo, amoy natin natin sarili, ang bango pa natin. Na-encounter pa rin namin yung buhay na kagaya ng ordinaryong tao, kahit lingkod ka ng Diyos, sapagkat binibigay ng ating Panginoon. Minsan, may mga minamahal ka na sabihin sa'yo, ay, huwag mo na akong bigyan, okay lang kami kahit wala kaming trabaho. Hindi. Nagsusumiksik sa isip nila na sinisiksik ng ating Panginoon na sila'y naglilingkod. Paano sila? Kaya yung drive na yon na ibinigay sa kanila ng Panginoon, sila naman yung gagamitin ng Diyos para sa iyo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Yung binigay ko po sa inyo, sekreto po yun ng mga alagad.
Ngayon siguro wala na magtatanong paano kayo nabubuhay. Wala na! Wala na magtatanong! Inilalahat na po namin sa inyo kung paano pong kumilos ang Diyos para sa aming buhay. At take note, ito pa daw, pahabol ano po. Kapag gumamit ang Diyos ng totoong anghel sa buhay mo, hindi po siya naghihintay ng kapalit na mula sa'yo. Amen po ba yon? Minsan po, may mga pagkakataon, nagbigay, halimbawa, anghel mo, binigyan ka. Ikaw naman nasa sarili mo, dahil akala mo tao siya nagbigay, iisipin mo ngayon kung ano maipapalit mo sa kanya. Alam niyo po, hindi kanya ng Diyos. Ang Diyos kapag nagbigay na ginamit ang kapwa mo, ikaw sarili mo, panatag ka lang. Wala kang ibabalik sa kanya, sapagkat alam mo na ang magbabalik ay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya kapag dumating po yon, simple lang. Paano mo yung nagawa? Hindi ikaw ang gumawa, kundi ang Diyos. Paano niya yung ginawa? Hindi siya ang gumawa, kundi ang Diyos. Lahat po yon. Kaya sa bawat araw, talaga po nakakagalak, nakasobrang galak. Kaya, mga kapatid, ito lang iiwanan ko po sa inyo. Subukan nyo lang po na mabawasan ang taglay nyo. Ano man ang taglay nyo bilang tao. Subukan nyo lang po ipagparaya sa ating Panginoon. Alam nyo po, sabi ko nga, kami mga mahihirap na sa paningin ng tao, wala kaming reserve. Bakit? Wala naman kami itatago na sa Diyos eh. Dahil inilahad na namin, mahirap kami. Wala kaming yaman. Wala kami kahit na anong material para itago namin sa Diyos na hindi namin ibigay sa aming kapwa. Eto na, kung ano kami ninyong nakikita, ito na yung taglay namin. Amen po ba yun? Subalit ang ating Panginoon na pinaglalaban po naming lahat, lahat ay taglay niya. Kaya kung halimbawa po, na ang mga anak niya nakikita niya parang kawawa, alam na po niya kung ano yung gagawin niya para sa aming lahat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya siguro naman po, yan ang isang kaparaanan na nakikita siguro ng ating Panginoon na ang mga anak niya sa dakong ito, na ang pastol ay ating mahal na Apo Kunching tayong lahat, ay hindi niya pahihintulutan na sa pananaw ng tao ay mahirap na mahirap. Kundi sa pananaw ng tao ay kapayapaan ang ating nararamdaman kahit wala tayong taglay na material. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, ang paanyaya ko po sa inyo, kung kayo po'y gagabitin na maging recipient ng pagpapala ng ating Panginoon, huwag niyo pong titipirin siya. Huwag niyo po siyang pagtataguan. Kundi kung ano yung natanggap niyo na kailangan ilahad, i-all out niyo po at hintayin niyo para sa inyo. Sigurado, magagalak kayo. Muli, maganda umaga sa gabi ito. Maraming salamat, Mother, sa makatotohanan mong pagbabahagi. Ako po, bilang asawa po ng alagad, totoo po yung sabi ni Mother, maski walang pera yung kabiya ko, hindi halata. Tsaka po talagang, maski naglalaba lang yan, mabango talaga. Pinatatawa ko lang po. Paalala lang, panawagan po pala. May nakapulot po palang kotse. Ito po yung susi. Kung sino po ang nawawala ng susi pala, ng kotse, ito po sa akin yung kunin na lang po sa akin yung susi. O ako kukuha ng kotse. Ang susunod naman pong maghahandog sa atin ang isang awitin. Palakpakan po natin ang ating kapatid na choir, kapatid na Marlene de la Peña. Pasensya na po kayo. Magandang umaga po sa gabing ito. Hindi ko pa ko po kasi ganong kabisado eh. Kaya po may parisan ako. Actually po kasama ko dapat yung kapatid ko na samba. Kaya lang po siguro hindi pa po kaloob. May time din po na makakasama ko rin po siya. Para po sa inyong lahat at sa ating mahal na ama. I was down and out and feeling so low. You took my hand and it's my mind.
I was astray, you showed me the way. Now I finally found my home in you. I still recall the times I've been through, confused and didn't know what to do. I almost gave up, but you gave me hope. You made me strong as the days went on. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken. Took me home and made me your own. Nice. You were always there to lend a helping hand when good friends were hard to find. When things went wrong, you made them right. You made me day so bright. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Took me home and made me your own. Now look at me, yes, a different me. Back on my feet again. I'm not afraid to fail. Cause you taught me how to be strong. You made me live again. You made me live again. Salamat po. Tanging alay daw po. Duet na daw po kami ng kapatid ko. Para daw po sa inyo lahat, kaya po kunching. Salamat sa iyo. Aming Panginoong Jesus. Kami inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aming Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makayanan, makapagkaloob, mamahaling hiyas, ni gintong nilukot. Ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ikaw lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ikaw akalain na ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko'y hindi dapat mahalin. Ang
tanging alay ko sa'yo, aming Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di na makayanan may ipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilob. Ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa kaming mahihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Makapiling ka, kagalak ang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanang mapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilob. Ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa aming mahihiling. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa tayong mahihiling. Salamat po. Parang si Boy Bailon gumaganong parang. Kay sarap ng buhay, lalo na sa damba na tayo pupunta. Di po ba? Napakasarap talaga, no? Magnaan dito tayo sa damba na. At palakpakan po natin muli ang ating mga kapatid. At isa pa po ang taga San Roque na mga ngahas na mag-aalay sa atin ng isang awit. Ang ating pong kapatid na sila mangahas. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you.
Lead me, Lord, po. Lead me, Lord, lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other home that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me, walk by me across the lonely road that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord, all my life. Maraming salamat, anak, sa napakaganda mong awitin. Nalukot ko tuloy yung papel. Maraming salamat po sa lahat ng nagbagi at sa mga nagandong ng awit. Magsitayo po ang lahat.